Liliitan ko na lang to mga kababayan ah. Kasi may mga words na nakasulat dito na ano. Paano ko ba ano yun to? Sandali, mamimili na lang ako. Oh, ito. So ito mga kababayan, ayan ah. May mga ganyan po. Ayan ah, nakita nyo na ah. May mga ganyan po na ano ba yan? Tarpaulin po ba yan? Or kung ano? May mga ganyan pong tarpaulin na nakasulat doon sa labas ng kabataan party list. Di ko lang sure kung headquarters po ba or what eh, kung saan eh. Pero po mismo yan. So ngayon, sabi ko, aba, binalikan, ginantihan si Raul Manuel. Ano? Dahil alam naman po natin si Raul Manuel, ang mahilig yung mga magwaga niya, magwawelga-welga eh. Magsusulat doon sa mga magsusulat sa mga placard, tapos nakasulat eh diktador ang pangulo. Dito naman po ang nakasulat, Raul Manuel, salot sa kabataan. Ano? Ayun po mga kababayan, dahil nga po hindi nagustuhan at ayaw ni Raul Manuel sa kapwa niya welgista at ayaw niya na siya mismo ay winewelga, nagpabarangay po. Nagsumbong po sa barangay si Raul Manuel. Ano? Dahil nga po dito sa mga nakasulat dito, Raul Manuel, recruiter ng yung tatlong letra po. Alam nyo na po yun. Recruiter ng tatlong letra. Diba? Yun po yung mga nakasulat. Nakalagay pa dito. Red tagging alert. Raul Manuel, mamamatay tao. Meron pang nakasulat na ganun. Oh, 'di ba? Tapos ngayon, ang siste ni Raul Manuel, eh bakit kayo nagwe-welga? Ba't binwe-welga niyo ako? Isusumbong ko kayo sa barangay. Ano? Dahil hindi nga daw dapat siya winewelga. Sa akin naman po, mga kababayan, kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, dapat alam mo na posible din gawin sa iyo 'yan. 'Di po ba? Dapat marunong ka ding tumanggap kung ano yung ginagawa mo. Huwag mong gawin sa kapwa mo kung hindi mo kayang tanggapin. Diba? Kagaya na lang po dito sa pagbablog, mga kababayan. Nung election dati, kumbaga palitan ng ano eh, palitan ng banat eh, yung mga vloggers. Umabot po doon sa point na kumbaga may banat ako kay Banat Bay. Tapos bumalik naman sa akin. Kaya lang yung banat ko sa kanya is usaping politika. Ang balik sa akin is personal eh, kumbaga parang ganun. So sa akin walang problema 'yun, tinawanan ko lang. 'Yun yung ibig ko sabihin. Na pagka ikaw bumabanat ka sa ibang tao, matuto kang tumanggap ng banat galing sa ibang tao. 'Di ba? Eh sumbongero pala tong si Raul Manuel. Kung magsisigaw sa kalsada, kung magsasabi, mamamatay tao ang ating presidente, ganun-ganun na lang. Tapos, masabitan lang ng ilang tarpaulin doon sa headquarters nila. Umiyak na sa barangay. Nagpabarangay na. Ano po? Hindi kasi nila matanggap, mga kababayan, na ang taong bayan, eh kumbaga, ano na din po sa kanila. Pagod na alam ng taong bayan kung bakit na lang sila nagsisisigaw sa kalsada. At unang-una pa po, magsisisigaw sa kalsada, wala namang ebidensya yung mga isisigaw nila. Kaya po, nako, hindi malayo talaga. Hindi malayo na itong si Raul Manuel ay mapasok sa oblo, mga kababayan. Dahil mukhang talagang ayaw palagpasin ni legal counsel ng pangulo sa pangunguna po ni Juan Ponce Enrile o Manong Johnny, di ba? Iyakin pala itong taon to. Tsaka ano, yan, sabi ni Mayton, bastos at walang galang ang Becky na yan. O, di ba?
Akala mo kung sino si Ontiveros naguutos. Ikaw pala ang diktador, Ontiveros. Dinidiktahan mo ang Pangulo na palayain si De Lima. Tama! Tama po. Kasi kapag narinig po ng ibang tao yan, oo nga ano, bakit nga hindi pa palayain si De Lima? Eh, wala na yatang kaso, yata. Ha? So, kaya po natin ibinlag, meron pa pong nakabinbin at meron pa pong kailangan i-hearing. At yung nakabinbin po na yon ay related po sa droga. Kaya hindi pwedeng i-bail, walang bail, hindi po bailable. Ano, mga kababayan? So, balik tayo dito kay Raul Manuel, nasabihan lang ng mamamatay tao, nagpabarangay na. No? Yan po yung mismong sinabi niya sa Pangulo. Ito po, ito. Yan po mismo ang sinabi niya sa Pangulo. Oh. Ibinalik lang sa kanya. Ewan ko kung sino yung BN. Bahala na siguro. Diba? Yan mismo yung word na sinabi niya sa Pangulo o ibinalik sa kanya. Eh, barangay pala ang katapat. Kala ako naman sobrang tapang. Danny De La Torre, suklam na mga tao sa mga ginagawa ng mga katulad ni si Raul Manuel. What comes around, goes around, Raul Manuel. Tama po. Kung ano yung ginagawa mo, hayaan mo. Kailangan marunong kang tumanggap ng ganun. Kasi hindi pwede yung puro ikaw lang yung pukol ng pukol. Di ba? Lalong-lalo na, ha? Yung sa kanya po, eh, kumbaga, pinag-aralan po yan, lalong-lalo na ng NTFLK, ng intelligence po ng Pangulo. Hindi naman po basta-basta magsasabi ang Pangulo na, oh, ito ang mga recruiter ng mga kabataan. Tapos dadali ng bundok pag hahawakin ng armas. Hindi po ganun. Di ba?